For the second episode ng ating Anong Pinagkaiba series, eh mag-focus tayo sa isang topic lang. Kasi alam ko marami talaga nag-i-struggle dito. Kasama na ako. Ang tinutukoy ko ay ang mga prepositions. Sa English language, ang prepositions ay yung mga salitang kaakibat ng nouns at pronouns na nagpapakita ng direksyon, lokasyon, lugar, pwesto, at oras. Isa ito doon sa walong parts of speech. Ito yung mga maikling salita tulad ng in, to, into, on, by, at, across, over, behind, beside, at marami pang iba. Siguro mas kaunti at less complicated ang Filipino equivalent ng prepositions. Parang mas specific at straightforward kasi ang sariling atin. Loob, tapat, likod, ilalim, ibabaw, gilid, harap, at iba pa. Kaya din siguro hirap ang karamihan sa atin i-adapt ang English versions ng mga ito. Kaya naman on this episode, sabay-sabay nating aralin ang ilang prepositions at kung ano nga ba ang akmang gamitin sa bawat sitwasyon. Magsimula tayo sa medyo di ganong kahirap. Ang prepositions na ginagamit sa dalawa o higit pang object or entities. So halimbawa, penguin at e-bike. Kapag ito, the penguin is above the e-bike. Kapag ito naman, below. Behind pag nasa likuran, at in front of kapag naman nasa harapan. Pero depende sa nagsasalita at sa nakikita niya, yung dalawang huli, pwede rin maging beside. So take note of that. Sa katotohanan, itong apat ay pwede maging behind, in front of, o beside. Again, depende sa speaker. Nakadepende din sa pwesto na nagsasalita ang kaibahan ng across at along. In this scenario, ginagamit ang across pag ikaw ay nasa gilid ng kalsada at nasa kabilang side ang iyong tinutukoy. As in, the Ferris wheel is across the highway. Kapag naman ikaw ay nagda-drive o nakasakay sa kotse at nasa mismong highway, tsaka naman ginagamit ang along. Pag naman gusto mong puntahan ang Ferris wheel, gamitin ang to. Mag-ingat lang sa pagtawid ah. Siguraduhin din na Ferris wheel ang talagang pupuntahan mo pag ito ang gagamiting preposition. Kasi kung hindi at di ka pa sure sa destination, masakmang gamitin ang toward o towards kung gusto mong magtunog British. Mabalik tayo sa across. Ginagamit din ito kapag nag-travel ka mula punot dulo ng isang common area. As in, the flying saucer flew across Japan. Kapag naman lusutan ang usapan, meaning papasok sa isang side at lalabas sa kabila, through ang gamitin. Halimbawa, the train passes through this mountain. Pero kapag pumasok lang at hindi lumabas, into naman ang wastong preposition para dito. Example, she surfed into the stadium. Iba pang straightforward na prepositions ay up, down, over, under, at around. Hi, so okay, yan pa lang yung madadali. Kumbaga, level 1. Ngayon, mapunta na tayo sa boss fight ng English prepositions. Sina in, on, at. Unahin natin ang on, since ito yung medyo madaling i-differentiate sa tatlo. Ginagamit ang on sa mga cases na surface ang pinag-uusapan. Halimbawa, sahig, kalsada, mesa, upuan, bubong, kahit pader, at iba pa. Ang naisip kong sentence ay the cat is on the tablet. So by this logic, pwede din natin gamitin ang on sa mga printed images sa papel. As in, an image of this milk tea is on the newspaper. At pati ang internet ay considered na surface when it comes to English grammar. Kaya ang tamang pangungusap ay this video is now on YouTube. Ang palatandaan naman sa in is short ito for inside. Kaya ginagamit ito kapag nasa loob ka or surrounded ng lugar na tinutukoy mo.
So mula kwarto, bahay, city, probinsya, maging bansa at kontinente, e applicable ang in. Halimbawa, nasa Australia ka. May boundary ang Australia at nasa loob ka ng boundary. Kaya I am in Australia. Pero syempre, di lang panlugar ang preposition na ito. Akma din ito sa mga bagay na may loob at pwedeng lamanan. Tulad na lang ng garapon o jar. So the octopus is in the jar. Kaya dun sa example kanina, di mo pwedeng sabihing the cat is in the tablet. Kasi parang ganito ang itsura nun. E kailan ginagamit ang at? Well, may mga certain cases na ang lugar na tinutukoy mo ay sobrang specific. For example, front of the door. Dito enclosed at wala din itong boundaries. So di mo pwedeng gamitin ang in. Kaya mas magandang pakinggan ang I am standing at the front of this door. Kaya nga din kapag specific address ang nasa sentence mo, ay at din ang ginagamit. So ang common rule ay kapag general location, gamitin ang in. Pero kapag specific point, ay at ang masakma. Lagi din na pagkakamala ng at sa isa pang preposition na by. Kung ang at ay para tukuyin ang specific point, ang by naman ay kumalapit ka lang sa point na iyon. May mga cases kasi na importante ang distinction na ito. Halimbawa, delikado ang pagkakaiba ng I am setting camp by the volcano laban sa I am setting camp at the volcano. Pagdating naman sa transportation, may rule of thumb din tayong sinusunod. Kapag normally nakakatayo ka sa sasakyan, halimbawa bus o train, on ang tamang preposition. As in, I am on a train. Pero kapag upo lang ang pwede mong gawin, halimbawa sa sedan o sa owner, in naman ang gamitin. So pag eroplano, since nakakatayo ka, I am on an airplane. Pero kapag sa helicopter ka nakasakay, mas tamang gamitin ang in. Kasi upo lang ang pwede mong gawin dito. Paano naman kung sasakyan pandagat? Well, depende din. Kapag maliit na bangka lang, for example, canoe, in ang tama. Pero kapag nasa passenger ship o cruise, on dapat. Depende naman sa tinutukoy kapag nasa pickup truck. Kapag siya ang nagda-drive o nasa loob, he is in a pickup truck. Pero kapag nandun siya sa likuran, he is on a pickup truck. Sa inang English, no? Okay, di pa dyan nagtatapos ang boss fight. Dahil may second form ang three-headed dog na ito. Ito ay ang kaibahan nila kapag oras, date, o iba pang time period ang tinutukoy. Kapag prepositions of time, pwede nating gamitin palatandaan ang dartboard chart na ito. Okay, so ginagamit ang in sa siglo, dekada, taon, seasons, buwan, at linggo o weeks. Basically, yung mga periods of time na malalaki ang range. On naman ang dapat gamitin kapag days of the week o specific dates na ang nasa pang-uusap dahil mas maikli na ang range nito. Pero may mas specific pa sa araw, di ba? Tama, oras. Kaya dito papasok ang at. So for example, at 5 o'clock, at 1 p.m., at midnight, at lunchtime, at sunrise. Kumbaga yung mga events na nangyayari sa isang araw. Pero syempre, tulad ng lagi, may mga exceptions to the rule. Halimbawa, grammatically correct ang at midnight. Pero at the evening, parang mali. Mas bagay kung in the evening. Tapos, pag naman days of the week plus part of the day, halimbawa Friday night, on naman ang ginagamit. What about the weekend? Well, apparently, ang parehong on at ay tama. Mas gamit lang sa mga kano ang on at naman sa mga Briton. Just an added bonus, ang by ay ginagamit din as preposition of time. Generally, pwede ito gamitin sa kahit anong period.
by Wednesday, by the 1930s, by midnight, by 9:30 a.m., and so on. Ginagamit kasi ang by para tukuyin ang katapusan o deadline ng time period. So pag sinabing by 9:30 a.m., ang tinutukoy dito ay bago o mismong 9:30 a.m. And there you have it. Marami pang prepositions ang di natin natalakay. Pero tingin ko yan yung mga pinaka-common at madalas na pagpapalit-palit. But take note, ang grammar ay mga guidelines lang para maging malinaw ang komunikasyon natin. At the end of the day, basta, as long as naihatid mo ng maayos ang gusto mong sabihin at naintindihan ito ng iba, eh huwag mo na masyadong isipin kung tamang preposition ba ang nagamit mo o hindi.